kababayan, kasama na po sa mayamang kultura ng Pilipinas ay ang ating paniniwala at kwento tungkol sa aswang. Kung saan sinasabing nagbabago sila ng anyo, naglalabas ng mahabang dila at umaatake sa mga tao para sa kanilang dugo at laman. Sa naging research noon ng grupo ng MGB, naidokumento po namin ang ilang istorya ng di umano'y mga aswang. Ang isa nga rito ay nakaharap pa ng MGB sa Palawan. Ayon kay Ginang Juliet Uy, sa isang bayan sa Palawan siya lumaki at nagkaisip. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya dito upang dalawin ang negosyo ng kanilang pamilya na pagkukopra. Minsan ay biglaang siyang napauwi dahilan sa nagkaroon ng problema sa kanilang niyugan. Mangyari kasi, nagkaroon ng strike yung mga tenant namin sa niyugan. So, bumaba kami kasama yung yung brother ko at saka brother-in-law para mag-kopra. At dahilan sa pansamantalang humalili sila sa mga nagtatrabaho sa koprahan, naisip nilang makituloy sa bahay ng kanilang tiyahin na si Magdalena, na malapit lamang ang bahay sa niyugan. Since wala kami matutuluyan, nakiusap ako sa kanila dahil bodega lang ang nandoon sa niyugan. Kinabukasan, muling nagbalik sa koprahan si Aling Juliet. Ngunit inaya nito ang mga kasama na maagang umuwi dahilan sa bumigat ang pakiramdam ng katawan. Hanggang noong gabing natutulog siya at inaapoy ng lagna. May nakita ako na sa bahay niya, kasalukuyang kaming natutulog. Nagising na lang ako at napansin ko, merong nahuhulog na merong mahaba, parang lubid na puti. Ang animoy tali na puti ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha. Hanggang sa dahil sa takot ay nagsisigaw ito. Nagising lahat ng kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. Ayun, bumagsak ang kumalampag sa kwarto nila. Kinabukasan ay nagdesisyon si Aling Juliet na magbalik sa Maynila. Ngunit bago umalis ay nangako siya sa kanyang tiyahin na sa kanyang pagbabalik ay pasasalubungan niya ito ng pabango. Pagkaraan ng 2 buwan ay muling lumuwas si Aling Juliet sa Palawan at muli silang nagkita ng kanyang tiyahin. Subalit nakalimutan niyang ibigay ang naipangakong pabango. Hindi ko na ibigay kaagad-agad sa kanya na magkita kami. Yung pabango, oo. Ngayon, sa bahay, minsan, nakahiga ako gabi, maliwanag ang buwan, ang laki ng yung full moon. Nagulat ako, bakit napakalaki naman pusang ito? So, the following day, nagtanong-tanong ako sa neighborhood kung bakit may pusang ganun kalaki. Parang aso, ang laki. So, sabi naman nung yung sister-in-law ko dito sa bayan, sabi niya wala namang aso, ay walang pusang ganun kalaki. Binaliwala ito ni Aling Juliet. Subalit sa pangatlong gabi sa kanilang bahay sa Palawan, hindi siya makapaniwalang dito niya makakaharap ang hindi inaasahang bisita. Medyo nainitan ako bago maghating gabi. Binuksan ko muna dahil hindi ako makatulog. Sabi ko, anyway, bago pagtulog ko, sasara ko na lang ang bintana. Sindak at takot ang namayani kay Aling Juliet nang tumambad sa kanyang harapan ang mabangis na mukha ng isang matandang babae. Nakatayo siya. Naganon ang posisyon niya. Nakaganon siya. Gumaganon siya. Gumagalaw. Na parang bang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Basta ganon. Nagkitang-kita ko dahil ang liwanag ng buwan at saka identified ko siya. Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena. Pagtawag kong gano'n, bigla ang kanyang transformation. Doon ko nakakita ang bilis ng transformation niya, na naging pusa siya, na tumalon sa bintana.
Doon ako nakumbinse na siya pala ganun. Kinabukasan, dala ang sasakyan, pinagtas na niya ang highway patungo Nyogan na 18 kilometro pa ang layo mula sa bayan. Subalit, laking gulat niya nang... Nasalubong ko siya sa highway. Mag-isa siyang naglalakad. May dala-dala siyang tinuhog na isda na sariwa. Ang inaano ko lang sa kanya na napakalayo para lakarin ng isang matanda ang highway. 18 kilometers lalakarin mo yan. May edad ka na. At bagamat nakaramdam ng takot, sinakay niya ang tiyahin na noon ay pumapara na sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Nyogan, napansin niyang sumusulyap sa kanya ang tiyahin at parang balisa. At ilang sandali pa, bigla itong umiyak at isinumbong sa kanya ang pananakot na ginagawa ng katiwala ni Aling Juliet sa palaisdaan nito na malapit sa kanilang tirahan. Sabi niya, yung ikang kwan, yung taong yon ay naglagay ng alimango o alimasag sa ilalim ng bahay niya. Di sabi ko naman, nag-isip ako, anong kinalaman nun, no? Tinanong ko ngayon siya, sabi ko, bakit mo? Sabi ko, ano bang ano nun? Anong relasyon nun? Paano nangyari yun na namatay ang asawa niya dahil lang doon? At doon na nagtapat ang tiyahing si Magdalena at sinabing sila'y aswang na nagpatinding sa balahibo ni Aling Juliet. Yung mga naririnig mo, sabi niya sa labas, sabi niya, pero hindi diretsa ka agad ang ano niya. Ano man ang naririnig mo sa labas, sabi niya, totoo yun, sabi niya. Ngayon, sabi niya, kaya lang, sabi niya, hindi namin kagusto, hindi ko kagustuhan yan. Wala akong magagawa, sabi niya, kung lalo na kung sinusumpong kami, hindi kami nakakakilala ng kamag-anak, sabi niya. At dahil sa takot, hindi na siya nakapagsalita. Dahil para na akong barado ng lalamunan ko, na nervous na ako Yun. Hanggang mayroong pumara na nakikisakay. So, tumahimik na ako, tumahimik na rin siya. Natatandaan ko po na may nakapagsabi sa amin ng alimango pala kapag inilagay mo sa ilalim o sa silong ng bahay ng isang aswang ay pwedeng ikamatay ng aswang. Pero hindi lang ito ang kinumpirma sa mga hinala kay Aling Magdalena. Dahil sa mismong panayam po ng MGB noon, pinahiwatig niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Nang matunto ng grupo ng MGB kasama si Ka-Emong ang bahay ni Magdalena, ay kinumbisi namin itong makapanayam upang linawin kung totoo bang sila'y may lahing aswang. Kung alam ng mga manggagamot na ako may sakit na ganyan, sigurado magpagpagamot ako. Pero kung ako papasabihin sa akin na ako'y nag-aswang o nag-ano na sa mga hayop, naging aso, naging pusa, hindi ko rin nararamdaman na ganun ako. Hindi ko nararamdaman na ganun ako. Ano kaya ang ibig sabihin noon ni Magdalena? Kung ako magiging pusa nga, hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging pusa ako, magiging aso ako. Malakas naman ang kutob ni Ka-Emo na may kakaibang itinatago nga si Magdalena. Alam mo, asulyap na patago at lalong palim na pag hindi ka nakatingin, ang titik siya ay matalas. Pero pag humarap ka, nakangiti. Base po sa mga narinig ninyong salaysay, kayo na po ang humusga. Kung ang kwentong gaya kay Aling Magdalena ay patunay na talagang may aswang, maaari pong nakakasalamuhan natin at maaring kilala mismo natin.